Alam mo, Susan, sa manok, may bias o paboritong parte ka ba? Leg or thigh. Leg or thigh. Leg ako, or alam mo, isol, puwit. Batikulon. Ayan, batikulon, oo. Susan, huwag din kakalimutan, maraming may favorite sa paa ng manok. Ay, gusto ko din yan. Mas mapapasarap nga raw ang kain mo dahil pati yan may boneless na rin. Paano nagkaroon ng boneless na paa? Aba, abay, panoorin natin. Alam nga natin sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Boneless. Ang paa ng manok may iba't iba na ring pakulo sa pagluluto. Pinalalambot daw ito ng husto para pwedeng lantakan, pati ang mga buto. Sa mga ayaw naman ng buto, may boneless na rin na paa ng manok. Sa Rodriguez Rizal, boneless flavored chicken feet ang binabalik-balikan ng mga suki ni Reagan. Yung pamangkin ko, biglang sinabi niya, Ninong, bakit hindi natin itry mag-business ng chicken feet? So yun, inisipan ko ng mas may twist. Inisipan ko, what if tanggalan kaya natin ang buto? Mano-mano nilang inaalis ang buto nito bago lagyan ng harina at iprito. Ang kanilang boneless chicken feet may barbecue, sour cream, chili barbecue, caldereta, at adobo flavor. Imagine mo yung chicken feet na parang nakakatamad kainin kasi nga unti lang makakain mo, tas puro buto. Kakainin mo siya as in buong-buong paa. Per day, nakapag-save po kami ng mga nasa 3 to 5K. Sa kainan naman ni Christopher sa Nueva Ecija, wala nang inaalis na buto dahil ang kanilang inilulutong paa ng manok, pwede umanong kainin pati ang mga buto. Natutunan ko yung pagluluto ng crispy chicken feet. Naisip ko nga na palambutin yung buto ng chicken feet. Pinapakuluan ni Christopher ang mga paa ng manok hanggang sa lumambot ang mga buto. Saka ito lalagyan ng breadings at ibiprito. Simple lang po ang pagpapalutong ng crispy chicken feet para ka lang din pong nagpiprito ng chicken na i-deep fry sa mantika. Ang kanilang luto sa paa ng manok may malutong na balat at napakalambot umanong laman at buto. Meron din po kami mga flavor tulad ng parmesan cheese, honey garlic, buffalo. Araw-araw, umaabot daw ng 50 kilo ng paa ng manok ang kanilang nailuluto. Average po na kinikita namin sa chicken feet is 3,000 to 5,000 per day. Dapat alam mo na mataas sa protina at collagen ang paa ng manok, kaya mainam umano ito sa kasukasuan, ayon kay Dr. Gerald Belandres. Mataas kasi ito sa collagen, no? Kaya maganda din ito dun sa mga ating mga kasukasuan, joints, kaya nakatulong ito sa ating katawan. Maaari umanong kainin ang pinalambot na buto ng manok, pero kailangan pa rin daw ng pag-iingat. Kung sabihin natin pina-pressure cooker niya ito, lalambot ito. Maganda din naman to. Kaso nga lang, may mga parts kasi na hindi natin masasabi kasi na masyado siyang nasabi natin lumambot ito, no? Syempre bone pa rin kasi siya. Pwede kasi itong mag-puncture dun sa mga daadaanan dun sa ating gastrointestinal tract, no? Pwede itong masugat. Once kasi na lumambot na ito, wala naman kailangan ikabahala. Hindi na lang isang kahig isang tuka ang kataga para sa mga paa ng manok. Dahil kung iisipan ito ng panibagong putahe, tiyak na may dala itong magandang kita. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.